ka na ba sa isang challenge? Challenge na makakatulong hindi lang sa mga magsasaka, pati na rin sa bawat pamilyang Pilipino. Humanda na para sa panibagong hamon na babago sa buhay ng ating mga magsasaka. Ako si Rica, ang inyong kapartner. Ang tanong, kakasaka ba? Ito ang Ortiva Talk sa Annie Challenge! Palay ang isa sa mga pinaka-importanteng food crops. Ang Pilipinas nga ang pangwalo na may largest rice production sa buong mundo. Majority ng rice production sa ating bansa ay galing sa Central at Southern Mindanao. Upang masuportahan ang mga rice farmers, may iba't ibang programang ginagawa ang gobyerno sa pangungunan ng Department of Agriculture at Philippine Rice Institute. Isa nga sa mga programang ito ay ang palaysikatan na naglalayong magabayan ang mga magsasaka sa pagpili ng magandang variety ng palay at paggamit ng modern farm technologies. Nandyan rin ang RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund Program ng Department of Agriculture na itinatag upang matulungan ang mga magsasaka sa kabila ng liberalisasyon ng rice trade policy. Ang RCEF ay may apat na components. Ito ay ang Rice Farm Mechanization Program, Inbred Rice Seed Development, Propagation at Promotion, Expanded Rice Credit Assistance at Rice Extension Services. Malaki rin ang nakikitang potensyal na mas mapalago pa ang rice production sa bansa dahil mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang namumuno sa Department of Agriculture. Upang masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Suportado rin ng sektor ng edukasyon ang layuning mapabuti ang mga teknolohiya sa pagsasaka, gaya ng paglalagay ng mga learning sites kung saan maaaring mapag-aralan ang mga teknolohiya ng mga mag-aaral ng agrikultura at mas lalo silang maengganyo na tulungan palaguin ang pagsasaka sa Pilipinas. Una-una po, ako'y nagpapasalamat sa inyo, sa Syngenta, na siyang aming partner dito sa King's College of Marble Incorporated. Ang institusyon na ito ay nag-o-offer ng Bachelor of Agricultural Technology. At itong area na to, ito kasi sila ang aming partner dito, kaya alam namin kung paano sila gumagabay sa mga magsasaka at sa mga estudyante natin na magsasaka rin pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang komunidad, para sa buong Pilipinas. Sa suportang ibinibigay ng mga ahensya ng gobyerno at ibang mga sektor, nagiging mas malaki ang nakikitang pag-asa ng mga magsasaka, lalo na't may mga pribadong sektor na rin ang naglulunsad ng iba't ibang programa para suportahan ang pagpapalago ng produksyon ng bansa. Isa na nga rito ang inulunsad ng Syngenta, ang Ortiva Top sa Annie Challenge. Ang ating tinatawag na Ortiva Top sa Annie Challenge ay ang pinakabagong campaign ng Syngenta na naglalayong pakita ang mga technology ng ating mga farmers. Kasama na doon ang mga technology na ibinigay ni Syngenta sa kanila. Isa na rito ang Ortiva Top, ang pinakabagong fungicide technology ni Syngenta. Ang Ortiva Top ay kilalang produkto dito sa Mindanao bilang isang mapagkakatiwalaang fungicide at isang mapagkakatiwalaang brand na maaaring tumulong upang mabigyan ng ating mga magsasaka ng maayos at protektadong pagpapalay. Dahil sa Ortiva Top, pipigilan nito ang pagkakaroon ng sakit sa ating palayan. Kung magkakaroon tayo ng malinis na palay at mas malusog na palay, mas magkakaroon tayo ng mas mataas na ani. Pangalawa, sa panahon ng pagbubuntis, hinahanda ng Ortiva Top ang ating palay na mabigyan ng proteksyon sa mga lumalabas na uhay. Dahil dito,
mas nagkakaroon tayo ng tiwala at lakas ng loob na ang mga uhay ng palay na sumasapaw ay magkakaroon ng mas maayos at pantay-pantay na paglalaman, at dahil dito, mas magkakaroon tayo ng mas mataas na ani. So, hinahanap natin kung sino ay ang farmer na may pinakamalaking ani, kung saan ang contributors noon ay ang kanyang sariling technology, simula land preparation, seed selection, weed management, pest management, disease management, hanggang harvest. Pinili ni Syngenta ang 75 farmers that comes from different regions in Mindanao. Ang bawat magsasaka na maaaring lumahok dito ay maaaring magtaglay ng isang ektaryang lupang sinasaka na palayan, at ito ang kanilang ipapakita kung paano mapapataas ang ani. Nagsisimula ang ating evaluation pasimula sa paghahanda sa lupa. So kami, mula sa Agronomy and Technical Services Department ng Syngenta, ay magde-deploy ng mga kasamahan sa lahat ng mga area ng ating mga kalahok upang i-evaluate ang kanya-kanyang mga area kung sino ba talaga sa mga farmers na ito ang naggamit ng pinakamataas na ani sa lahat sa tulong ng ating Ortiva Top. Kakasaba kayo sa hamon ng Ortiva Top sa Ani Challenge? Kakasaba! Since this is a challenge or parang contest siya ng mga farmers natin, so talagang may inasahan na prizes din, no? Via tiwala, ang ating pag-reward magiging champions or winners, no? And marami ring exciting prizes ang aabangan ng magiging champion natin. Ortiva Top sa Ani Challenge is on! Handang-handa na ako upang ilabas ang galing at diskarte ng ating mga rice farmers. Kayo, are you ready to be on top? Samahan niyo ako sa susunod na episode dahil mas kikilalanin natin ang ating mga kalahok at makikita ang iba't ibang uri ng kanilang pagsasaka bilang pagtanggap sa hamon ng Ortiva Top sa Ani Challenge!